Hi! Hello! Ray Langit po ang inyong kasangya. Welcome back! We are back once again and back to where the action is dito sa ating Insider Exclusive Kapihan. Kasama natin mga kaibigan ang ilan sa ating mga kasamahan sa industriya ng pamamahayag, KBP Metro Manila Chapter. Meanwhile, allow me to introduce ladies and gentlemen. Ngayon magiging maganda po ang ating talakayan, magiging exciting and definitely magiging fruitful and substantial dahil top guns ang ating mga guests for the day. Simulan natin mga kaibigan ang pag-welcome is House Speaker, Speaker Pantalone Bebot Alvarez. Welcome po dito sa Insider, sir. And of course, DNR Secretary Gina Lopez. Thank you. And NCRP, Police Office Head, ang ating Regional Director, General Oscar Albayalde. Yes, sir. Okay. Namansya nyo mga kaibigan, simulan na po natin ang ating talakayan. And lady first, ano po, so to speak. Ma'am, isa po sa pinag-uusapan, ang hingil po sa attribution na sinasabing meron pong gumagapang dito sa mga members po ng commission appointment para hindi kayo ma-confirm. At merong pera daw po na involved dito. Is this validated, ma'am? Well, I'm stepping on big business toes, no? So I think, ganun ang buhay, no? May contra, may supportive, ganun yan. So, parang it's normal, di ba? Yeah, not to mention, ang grupo po ng Chamber of Mines. Yeah, I understand na really working hard para hindi kayo ma-confirm. Yeah, I think so. Pero wala namang kinalaman po doon sa postponement ng hearing for it was supposed to be today. Yeah. But it was cancelled kasi there's a reorganization in the Senate and I think the composition of the CA might be changed. I don't know. Yeah. Ma'am, doon sa incident po nangyari na suicide incident. Sad I just story not true. About it. Yes. Yeah. My God, I talked to the wife, no? Yeah, until tukoy ho lang makinigyan po doon sa empleyado ng Diversity Metal Corporation, eh. Na sinasabi nilang iropo ay symbolic in the sense na marami po mga empleyado ang nawalan ng hanap buhay. Kaya ito'y nag-suicide po dahil pangambang wala nang mapakain sa pamilya. No, I talked to the wife and then he resigned from the mining company 2015 and hindi naman araw-araw ang trabaho niya. It was not appropriate for Inquirer to put out that story. Mm-hmm. It was not the truth at all. It goes against the ethics of journalism, di ba, to put something which is not true. The wife even came here to... I'll show you the video, no? The wife came here and she said it's not true at all. And you know, for whatever one, like, kung ang dami-dami mga magsasaka, mangingisda, nagdudusa dahil sa mina doon sa Zambales, hindi ba wala bang halaga yung buhay nila? There were 2,500 farmers and fishermen that have suffered, and then 7 people na namatay dahil sa floods, dahil sa mining, no? Wala bang halaga yung buhay nila? I mean, I think there should be no deaths, no? And we should take care of everything. Yung ano ko, isang ekonomiya na sana lahat may pakinabang. Yan ang pabor ko. Yeah. Secretary, doon po sa inyong rekomendasyon na closure sa no less than 23 mining company and 75 MPSAs. Yes. Yeah, ano po ang reaksyon natin Pangulo? Supportado po kayo rito. I went to him. He said it in the cabinet and then he said it again to me personally. He doesn't agree that there should. He agrees with me that dapat walang mina sa watershed. Mm-hmm. Yeah, kasi the money people make is not more important than the water our people drink naman, no? Yeah, doon sa inerase po nilang points na hindi po sila nabigyan ng due process. How true is No, that? I followed due process every single step of the way. It took 7 months and I have the documents and the data to prove it. Every step of the way and every violation is backed up by law. I can debate that any time of the day. And you can come and look at the documents in the office. Every step of the way, we follow due process. Dako tayo makinigan kay Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Sir, ang isa sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon ang imposition ng death penalty
And dito po sa House, mukhang yung pagtuldok sa debate ang sinasabi po ng mga anti-death penalty na hindi po sila nabibigyan ng chance ang ma-voice out ang kanilang posisyon. Ray, ganito yan. Kapo. Binigyan natin sila ng sapat na pagkakataon para ihayag yung kanilang mga damdamin sa loobin doon sa issue ng reimposition of the death penalty. Mahaba po ang panahon na binigay natin sa kanila, ngunit hindi nila ito ginamit ng lubusan para ihayag yung kanilang posisyon dito. Madalas kapag halimbawa nakita nilang kumukonte yung mga nandoon sa session hall, ay merong nagko-question ng quorum. Sa akin naman, nag-umpisa yung session may quorum. Ngayon, unti-unting nawawala yung miyembro ng Kongreso, yung mga congressmen nawawala. Ibig po sabihin nito, ayaw nang makinig. Kasi nga, paulit-ulit yung argumento. Wala namang bagong argumento. So, sabi namin, hindi naman natin pwedeng pilitin yung mambabatas para makinig doon sa sinasabi nila, kung paulit-ulit nga naman ito. So, sabi namin, sige, tapusin na natin yung debate. Habang wala na talagang bagong argumento na maganda para pakinggan ng mga miyembro ng House of Representatives, tapusin na natin. And, proceed na tayo doon sa period of amendments. And then, exciting po yung araw na to dahil magbubutuhan o second reading doon sa reimposition ng death penalty. Speaking po, paano po kayo nagre-reya pagka pinagbibintangan kayong diktador dito sa House? Alam mo, Ray, wala pong diktador dyan. Nilalatag ko lang yung polisiya, yung policy ng House of Representatives. Mm-hmm. Ito lang naman ang sinabi ko. Okay. Una, hindi ko pinapayagan na bumibiyahe yung miyembro ng House of Representatives during session days. Kasi binilang-bilang ko, kukunti lang po yung number of session days. Tapos, aabsinan pa natin ito ay hindi naman po patas yan sa mga sa sambayanan. No? Pangalawa, sabi ko, yung hindi po papabor doon sa administration-sponsored bill, halimbawa, itong restoration of the death penalty, yung mga chairman, deputy speakers, hindi po natin pinipilit. Wala pong pilitan dito, Ray. Ngunit, I will also exercise my option as the speaker. Ano po yun? Sabi ko, kung hindi kayo makakasuporta sa liderato, especially hindi kayo makakasuporta sa ating Pangulo, may kalayaan naman ako para palitan yung mga chairman at saka deputy speakers. Doon sa mga taong talagang susuporta sa ating Pangulo, susuporta sa liderato. So, bagay lumabas po ito, even before ng tinatawag na shake-up dito po sa Senate, dito po sa reorganization ngayon sa Senado, and possibly po mangyari rin ito, Speaker? Possibly. Nasabi ko na, yun ang policy. Mm-hmm. And I have to stand by my word. Gagawin ko po yun. Yeah, since ito po ay insider exclusive, pwede ba po nang ma-share ngayon na mukhang may nanganganib na mga deputy speakers na ayaw pa rin sumunod doon sa position ng leadership? Sa tingin ko naman, Ray, mukhang wala naman siguro mahanganib. Wala po. Sa tingin ko, I'm confident na na mukhang buboto naman. Yeah, babalikan po namin si Speaker. Meanwhile, dako po tayo kay NCRPO, General Oscar Albayalde. Sir, rito po sa rogue policeman, originally 310 no po. And mukhang hindi masyadong persuading yung naging invitation po niyo, kaya nauwi sa something like 53 lang po sumipot doon sa pinadala natin sa Mindanao. Yung po bang mga naiwan na 257, ano po yan? Considered a rule? Considered na summary dismissal sa kanila? Ano po ang status nila ngayon? Actually, Ray, no, may humabol na 5, so 58 na. Ito yung nag-report sa Basilan. 58 na. Yes, 58 yan. Na.
Yung iba na hindi nag-report, around 49 of them, no, meron silang mga reasons. Yung iba merong mga subpoena, may court duty, so pwedeng excuse yun. But then again, yung kanilang mga excuses o yung explanations will have to be validated pa kung talagang tatanggapin ng aming Directorate for Personnel, no. And yung iba na hindi nag-report, they were already marked a wool. And after 15 days, and meron silang, they have 15 days to explain kung bakit hindi sila nag-report, no? And after 1 month, sila ay ma-drop from roles na at hindi na sila pwedeng bumalik pa o ma-reinstate sa Philippine National Police. General, narinig po namin ang ating Pangulo na sabi niya mapanganib po itong mga naiwang mga pulis na ito dahil meron silang armas, at meron silang capability at may mga kaso, ano po. Would you agree na dapat ito ang i-address natin ngayon? Yes, posible, no? Kasi marami tayong nahuhuli, maraming nai-involve sa robbery holdup na mga ex-policemen na sinasabi, yung mga nag-awol, no? Kaya unang-una nating ginagawa, kapag ang isang pulis ay nag-awol o hindi nag-report sa kanyang assignment, tinatanggalan kaagad natin ng baril at saka ng badge para hindi nila magamit. Itong mga hindi nag-surrender ng kanilang baril, they can always be charged also of malversation of public property o government property. Paano po yung naroon ngayon sa Basila kung continuous po yung mga hearing nila? Paano sila makaka-attend puro sa mga kaso nila? Yung mga hearing, yung mga criminal cases nila, they have to go back here, no, kung talagang sa Metro Manila yung kanilang hearing. Pero yung kanilang administrative charges, they can always face it there. Pwede nating i-transfer yung summary hearing officer from one officer to another. So yung mga kanilang administrative cases that they faces here dito sa NCR, we can transfer them dun sa region o kaya dun sa mismong probinsya. General, balik na rin po ang Operation Tukhang. Kino-confirm po ba rin ito? No, the Operation Tukhang, I don't think it will go back, no. Yung binalik sa atin is yung operation on anti-illegal drugs. But then again, ang sabi ng ating Pangulo, DPDEA will still take the lead. Hindi ibig sabihin naman na pag nag-operate ka, palaging may PDEA na nagli-lead dun sa operation. Ang kailangan is we have to make reports immediately after kung talagang hindi na-informan yung PDEA or even before. Before, no, meron kasing pre-ops na sinasabi na kailangan makipag-coordinate ka doon sa PDEA kung meron kang gagawing o is-serve na search warrant, particularly dyan sa illegal drugs operations. Dahil ang ibang pangaba po nila, kung hindi magiging conflict po yun sa continuous na internal cleansing na ginagawa po sa PNP. Yeah, ito ang gagawin natin. Ang sinabi ng ating Pangulo is to pick talaga, no, mamili ng mga personnel na pwedeng ma-engage ulit dito sa anti-illegal drugs operations natin. So yung mga SAID natin o yung anti-illegal drugs, no, they were renamed actually to Drug Enforcement Unit, Drug Enforcement Group, no. At not necessarily yung mga personnel noon, sila pa rin ang kukunin natin. So very important dito na mamili tayo ng mga dedicated talaga na personnel dito sa anti-illegal drugs natin, who are actually na sinasabi ng ating presidente na talagang malinis yung kanilang track record. So papasok dito yung ating sinasabing complete background investigation bago natin i-assign dun sa mga drug enforcement units natin. Ang EJK ay patuloy pa rin po despite dun sa illegitimate na operations ng Tukhang dati? Well, actually, yung EJK, yung drug, yung death under investigation na sinasabi ng PNP, magmula nung tumigil din yung ating yung operations on anti-illegal drugs, malaki ang binaba, lalo na dito sa Metro Manila, more than 50% na itigil yun, no? And of course, for the past few days, talagang isolated na lang yung nangyayari. It's because nag-conduct na rin kami ng visibility namin, yung mga checkpoint operations binalik natin, yung O-Plan Sita natin, para ma-minimize nga natin yung sinasabing riding in tandem. Yes. No? And we have our oversight committee nagka-conduct ng weekly validation and investigation dito sa mga DUIs na to. Na kung saan dito sa Metro Manila, we admit na mas pinakamarami all over the country, no, pinakamarami yung NCR. Well, that's understandable. More than 1,000 yung ating DUIs. And out of that 1,000 cases,
around 250, more than 250 na ang nasosolve natin dito. Mm-hmm. At na-identify yung mga perpetrators, yung mga suspects dito. Yung iba naman, napatay na rin sa police operations. And yung iba naman, na-identify pero at large. Makinigang balikan po natin si Speaker Bebot Alvarez. Your Speaker, clarify lang po namin exactly. Dahil kasi noon, ang listahan more than 20 ang nasa ilalim po ng death penalty. And ngayon, dinig ko lang po, mukhang nakafocus na lang tayo rito sa plunder, rape, drug-related, at saka treason. Ilan po ba ang natira doon sa listahan yon? Ray, napag-desisyonan ng mayorya na unahin na muna yung drug-related cases. No? At hindi ito nangangahulugan na yung iba ay talagang natanggal na doon sa listahan. So, ang sinasabi lang natin dito, isa-isahin natin ito para mas madali, mas mapabilis yung proseso. So, drug-related lang muna, illegal drugs cases, yun muna ipapasa natin. Then, isusunod natin yung ibang crimes. Mm-hmm. Pero at least meron ang nauna. Kasi mahirap mabibintin lahat kapag halimbawa pinagpilita nating ipasok lahat yan, no? Mm-hmm. Kasi isa-isa pagdidebatehan yan eh. So, iyon na muna. Unahin na muna natin yan. Tapos isunod natin yung iba. Kagaya halimbawa, yung mga rape with homicide, tapos yung mga trafficking, no? Nung drugs at saka yung mga tao, di ba? Pati na yung plunder. No? Mm-hmm. Susunod natin yon, yung mga yon. Yung po ulit-ulit na sinasabi po ng CBCB president, ang sabi po ay cruel and inhuman ito pong death penalty. Alam niyo po, hindi na po natin pinagtatalunan pa dito yung moralidad ng reimposition ng death penalty. Dahil yan po ay malinaw na nakasaad na sa ating konstitusyon. At yung mga gumawa ng 1987 Constitution ay kasama po yung mga pari at madre doon. At inaprubahan po nila yan. Inilagay po yung provision na yan doon sa 1987 Constitution na for compelling reasons, pwede pong i-reimpose yung death penalty o i-impose yung death penalty nung gobyerno. At dapat po isaalang-alang natin, ha? Unang-una, yung bansang Israel, the seat of Christianity, dyan po pinanganak yung Panginoong Jesus. Mm-hmm. May death penalty nga doon eh. Sabihin niya muna yan doon sa Israel, oy, hindi kayo nagpapataw dapat ng death penalty dahil yan ay labag sa kautusan ng Diyos. Mm-hmm. Pangalawa, United States of America may death penalty. China may death penalty. Singapore may death penalty. Malaysia, Indonesia, ang dami yung bansa na may death penalty. Anong pinagkaiba natin doon sa mga bansang yun? Yun lang po. Nabanggit po ninyo ang hinggil po rito sa demokrasya. Na sabi nyo, at the start, there's argument. At the end of the day, magpiprevail ang majority. Ito po ba ang principle na nagamit ngayon sa House? Sa paulit-ulit kong sinasabi yun, Ray, no, na the essence of democracy is we can disagree. But at the end of the day, kailangan pong pagbubutuhan natin yan. At kung manaig yung boses ng mayorya, ayun po yung masusunod. Kasi demokrasya nga tayo eh. Hindi po pwede yung pagiging diktador ng noisy minority ang mananaig dito. Mm-hmm. For a while, ang plunder ay ayaw isama po rito sa death penalty. Tapos for a while, biglang nagkaroon ng decision, isasama. But now, concentrated tayo sa drugs. Ano po ba ang story behind noong plunder na kapag ikaw ay lumustay ng 50 million and above ay hindi po pwedeng isama rito sa death penalty po? Ganito rin, doon sa original version ng bill na final ko, kasama talaga yung plunder. Okay. Nagkaroon ng majority caucus. Sabi nila, yung plunder, capital punishment na yan. Mm-hmm. Under that special law on plunder. Ang parusa po doon ay reclusion perpetua, life imprisonment. Ngayon, sabi nila, baka naman po pwedeng doon na muna siya sa special law na yan,
At since capital punishment naman talaga ang penalty diyan, hayaan na muna natin doon 'yan. So, 'yun po yung ano, pero I did not agree, no, doon sa caucus na 'yon. Kaya pero ngayon itong huli, sabi nila para mapabilis na yung ano, may dispose na kaagad natin yung cases doon sa illegal drugs tapos punishable by death. Sabi ko, sige, pero isusunod natin yung mga ibang crimes pa pagkatapos dito. Additional questions makikinigan coming from media panel kay Secretary Gina Lopez in just a while, right after po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Talikuran ang kasalanan. Manali sa magandang balita. Ang ika-isa ng Marso ay Miyerkules ng Abo at simula ng Kwaresma. Isang napapanahong paalala mula sa PTV. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, back to where the action is. Dito po sa ating Insider Exclusive Kapihan. At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, tawagin natin ang ating kasamahan mula rito sa media panel. This one is directed to Secretary Gina Lopez. Is there any law that needs to be passed in order for you to be able to do your job better and more effectively? And secondly, I am under the impression the penalties are too small compared to the violations being done by the mining industry. So those two, please. Any laws, and should some penalties be upped when it comes to violations? Actually, the law supports me. No? The Mining Act of 1995, nakasulat dyan, it's written there that DNR has the mandate and authority and duty and responsibility to make sure that the mineral resources of the country are used in a way that benefits present and future generations. Nasa batas yan. So whatever I'm doing is I'm following the law. And it is in the spirit of that law that I made the policy that there should be no mining in watersheds. Because water is life. And the money people want to earn can never be more important than the quality of our people's lives. And the penalty is actually at the discretion of the cabinet secretary, you know. Like, for example, the MGB decided that for violations in the watershed, yano na lang, i-fine na lang, at yung pera pupunta sa national treasury. Ako, I said, no way, tama na, no? Because the farmers and the fishermen really suffer. For Speaker, thank you, Secretary Lopez. Short question lang po for Speaker Alvarez. Ano po ang pinaka, let's say, the top five priority laws that nakahain po ngayon sa Kongreso? Unang-una po, siyempre, yung death penalty. Ano yun ang first priority ng administration? Second is the yung lowering of the criminal responsibility or criminal liability of youthful offenders from 15 to 9 years old. Pangatlo po, siyempre, yung ating pag-amenda o pag-revisa ng present constitution, a shift from a unitary to a federal form of government. At pang-apat po, related din po doon sa shifting ng yung revising ng constitution, yun pong pagkukonvene ng Congress into a constituent assembly. At panglima po, yung of course, every year po kasi pinapasa natin yung national budget, ano? So talagang kumakain po ng malaking oras yan sa Kongreso. Yes, sir. I-follow up lang po natin ang hinggil po roon sa watershed, ano po, considering na ang quality of water at saka restoration ng tubig doon po sa mga water storm, rains na nakikita po natin na we witness natin dito sa mga watershed. I understand meron pong focus dito ang DNR, Madam Secretary? Yeah, I can show this if they see this graph now. Kung nakikita nyo ito, ayan ang, sorry Ray, you can't see it. No, but there's a forest there, and then the aquifers go to the river. That river flows down and feeds agriculture, ang tubig na pwedeng inumin ng tao. Mm-hmm. So when you mine in a watershed, you put at risk the water supply. And then when you mine in a watershed, you hit a
groundwater table, at hindi yan nangyayari sa Canada, sa Australia, wala silang groundwater table gaya ng Pilipinas. Mm-hmm. Pero dito, kung magmimina ka dito, kahit saan, in a watershed, you'll hit a groundwater table. So yung groundwater table na yan, imbes na pupunta yan sa agrikultura, sa mga komunidad, pupunta yan sa open pit. Yeah. So sayang yan. Mm-hmm. And then when that open pit, when it overflows, pupunta yan sa ilog, talagang it's not right at all. No? When I go to the areas there, ang sinasabi ng tao, ma'am, dati pwede natin inumin yung tubig sa ilog, ngayon we cannot afford yung to buy drinking water, parang hindi yan tama talaga. No? Yeah, for a while, pinag-uusapan po ang ingil dito sa Laguna de Bay. And in fact, ang mga malalaking suppliers ng tubig dito sa atin, ito ang tinatap nila, gusto nilang ma-develop into a potable water eventually. I understand, tinanggal na po ninyo ang Laguna lahat ng mga... Laguna Lake can be an amazing ecotourism zone, like spectacular. Tinanggal na po ninyo yung mga fish pen dyan. On the way. On the way, yeah, hindi pa hula. Hindi pa lahat, okay. Pero we're on it. I think we removed about 50% na. Opo. Some of them own 50 hectares, hello, like 40 hectares of fish pen. Pero yung mahihirap, tutulungan namin sila. Kaya ang biruan ho nila doon sa invitation ninyo ng dialogue, yan sabi nung iba. Oh, nagsalita na si Secretary Gina Lopez, ang sabi niya, kumita na kayo, kaya isara nyo na yung inyong mga fish pen. Ayan, dami. 50 hectares, ano ba yan? 40 hectares, and then it's not healthy anymore eh. Kasi kinakain, yeah, it's not healthy. The fish have been found to have mercury and chemicals. It's not healthy. Bakit nga meron pa tayong isang katanungan? Yan galing po sa Philippine Star, si Robert Swan, Iyo Ramirez. Good morning, Secretary. I'm Robert Swan. To Secretary Lopez, Secretary, mayroon pong dalawang grupo na mayroon dalawang grupo ng mga protesters ngayon. One group nasa DENR, they're calling to i-reject yung appointment ninyo. The other group in Pasay City, they're calling naman para may tuloy yung confirmation. Any thoughts about it po? Ganun ang buhay, no? Laging may kontra, may pabor, and that's where you go. Para sa akin, ang position ko, tungkulin, and I will emphasize that again, tungkulin ng pamahalaan na alagaan ang lahat. And if you see, ang pamahalaan magko-coop sa big business, sino mag-aalaga sa mga magsasaka, mangingisda? Hindi naman nila kayang labanan yung big political interests, big business interests. Ano mangyayari sa kanila? And in areas where there's been irresponsible mining, grabe talaga, no? Decades already, nagdudusa sila. And ganun lang, may mina pa dyan. So I was thinking sa watersheds, at least tama na. Yung tubig na kailangan ng tao, yung kalidad ng buhay nila ay mas importante na pera na. Mayaman naman sila anyway, hindi nila kailangan yung pera. Tama na. And then the MPSAs in 75 watersheds, hindi pa naman sila nag-umpisa eh. Ang sinasabi ko lang, huwag na kayo mag-umpisa, nakakatakot. Lastly po kay Secretary Lopez, hindi po ba kayo natatakot na matanggal sa pwesto following other groups are calling for your resignation, magkatapos na maipasara yung mga big mining companies? Actually, sa social media, yung reach ko sa Facebook is 33 million eh. And 95% is positive. The numbers of organizations that have supported us is 10,000. So if you look at the numbers of people that are supporting, mas marami nagsusuporta. Sa Surigao na nga, that's the mining capital of the country, 6,000 rallied on our favor. Caraga, for example, is the mining capital of the country. Bakit siya ang pinakamahirap na region sa buong bansa? Kung mina ay talagang the way to go. Yung katotohanan sa mina is 95% ng pera lumalabas sa komunidad. Eh. Kawawa naman sila. So I'm looking for a green economy na dun iikot ang pera para sila ang may pakinabang. Kay Speaker Alvarez po. Okay, sige. Sir, mayroon po ba tayong timetable kung kailan yung target natin may pasa yung death penalty po? Today magkakaroon po ng second reading doon sa panukalang batas na yon, and by next week third reading na po yan. We are way ahead of schedule. Kunan natin ang reaksyon, mga kaibigan, si DNR Secretary Gina Lopez doon sa
We know for the fact that you are a crusader, Madam Secretary. Iyan, nagpalabas po ng statement si your Finance Secretary Dominguez. Ang sabi niya sa kanyang statement, imbalancing the interests of stakeholders, kinakailangan pa minsan-minsan magsakripisyo ro po ng personal crusade ang mga lumalaban. This is not a... Well, it is a personal crusade, but my stand on social justice is non-negotiable. If you mean magbalanse, it means you give in a little. Ay, hindi ako ganun eh. No? Para sa akin, yung kaligayahan, yung kabutihan, the well-being of our people should be non-negotiable. If he's saying ganyan, ganyan, no, why will I sacrifice that? No, ang tungkulin ng pamahalaan is to have that kind of attitude na non-negotiable, the well-being of our people. We need that kind of stand. I don't know, you define crusader. Siguro naman, then everybody should be a crusader for social justice. Social justice is in the heart and soul of the Philippine Constitution. Our stand towards the well-being of our people should be non-negotiable. Kung yan ang tawag crusader, although good na nga, no? Then President Duterte is a crusader also, no? Because he really believes in the well-being of our people. If a crusader means a passionate stand on the well-being of our people, I think that's healthy for the country. Speaking of well-being po ng people in greater majority, repeatedly narinig po namin yung sinasabi nila na nakahanda po ba tayo para tugunan yung pangangailangan po ng mga pamilyang mawalan ng trabaho. Handang-handa, na sobrang handa. Ilang tiyempo at sikmura ang pwedeng ma-feed noong preparasyon po ninyo kasi lumilitaw na something like 40,000 ang magiging jobless niya. No, 20,000. 20,000, but still, we are speaking of 1,000 po, Secretary. Yeah. We are going to take care of everyone. In fact, we've already done the studies. We've had 2 weeks of planning already. In a green economy, by the second year, every month, we can generate 200 million pesos. And that 200 million pesos will take care of 35,000 people that will circulate in Surigao, in Caraga. I told them, give me 2 years. Two years. Okay. If I don't address the poverty there, I'll say bye-bye, no? Pero alam ko eh, kasi sobrang maganda ang Caraga. Hindi maliit na mga, like, grabe talaga. They dinagat sa bonsai forest, Surigao was an enchanted river. Yung counselor ng dinagat, sinabi niya, ma'am, we have 182 ecotourism sites. There's a place there with 100 caves. I have experience, Ray, in doing ecotourism where I invest $1 million, and then my community is on 7th, 8th year earning $30 million a year. A year. My other communities, I put in $1.5 million, they're earning $40 million a year. I know eh. Look, kung alagaan ang kalikasan, doon manggagaling ang pakinabang ng lahat. But what happens if you rape it and you kill the ecology para kayo lang yayaman, and kawawa naman sila eh. And so all those people there, they're only earning 300 pesos a day. In my communities, are earning 9,000 to 18,000 pesos a month. You know, in my banqueros in Puerto Princesa are earning 10,000 pesos a week. At tatlong oras lang sila nagtatrabaho sa gabi, no? So bakit hindi ganun na lang? Ang pinaka-importante, yung pera, kailangan umikot doon. Hindi, you know, you don't take it out, bring it to Manila, and bring it overseas, kasi the people there must benefit. Kung gagawin yan, na ang resources ng area ay ang may pakinabang ang tao na dun nakatira, will eradicate poverty here in record time. Back-track tayo ng konti, Speaker. Before na maging speaker po kayo, I know advocate kayo ng separate Mindanao Republic. Ito po ay related doon sa ipinaglalaban ngayon ng ating Pangulo na federalism. May relasyon. Kasi alam mo naman, Ray, di ho ba, under a federal setup ay magkaroon po ng genuine autonomy yung bawat estado. Yes. Na gagawin natin. Yung Mindanao po rin, nakita ko napakagandang isla. No, at ito kung ay mabibigyan natin ng pagkakataon para iahon yung sarili nila, kayang-kaya po. Nakita ko na po yun nung araw pa. Ngayon, mas maganda na nga ito dahil yung ating presidente ay kanya ring parang naging advocacy
itong federal form of government. Magtataka tayo dito, ano? Dahil nung nag-umpisa itong unitary form of government, nung tayo ay denominate, no? Nung Spain. Ito ay naintindihan ko yon dahil yung pag ikaw ay colonizer, mas madali pong kontrolin yung state kapag under a unitary setup. Kasi central, highly centralized yung gobyerno. Mm-hmm. Pero mahirap pong gawin yan sa federal. Kanya, magtataka tayo kung bakit yung Amerika nung pumasok na nung December 10, 1898, di ba? Treaty of Paris. Nung pumasok yung Amerika, meron sila, ang kanilang setup sa kanilang bansa ay federal form of government. Bakit hindi nila yan inintroduce sa Pilipinas nung panahon na yon? Again, because of control. Mm-hmm. Mas maganda ang control ng unitary form of government compared to a federal form of government. Yun po ang gustong buwagin natin ng ating Pangulo ngayon. Dahil itong unitary setup po, wala pong binigay na maganda sa Pilipinas, kundi kahirapan po. Mm-hmm. Nakita ko ang medyo komplikasyon talaga binanggit ni Speaker dito. For instance, example lang po, ejemplo lamang, paano kung halimbawa tawaging Republic of Central Luzon, sino magiging center? Papayag po ba ang Ilocano na mag-lead ang Kapampangan? And the same token, Kapampangan sa Ilocano? Yung mga ganoong... Hindi po separate republic under a federal setup. May mga independent states po. Parang sa Amerika. Yes. Di ba yes. May state of California, correct. New York, Chicago. And ganun din ho mangyayari sa atin. Mm-hmm. So, hahatiin po natin yung Pilipinas into several states, no? Under one federal government. Ganun po ang mangyayari. Pakinig ka, magpapatuloy po tayo sa ilang pang mga katanungan at mga issues sa Q&A. Maglipas lang po ng ilang yapala na. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. GSIS Benefits and Programs, pag-uusapan natin sa GSIS Members Hour. Welcome back to Insider Exclusive. Pag-ibigan back to where the action is dito sa ating Insider Exclusive Kapihan. Na napapunod ninyo sa pamamagitan po ng PTV4, na mapakinggan po ninyo live sa pamamagitan po ng DZRJ 810 kHz, Facebook, YouTube, live at streaming worldwide. Ang ating katanungan kay General Albayalde, Sir, doon sa mga question na bakit mga maliliit, bakit mga pushers, alin po bang dapat na tinutukoy kapag ka big fish ang dapat daw pong targetin, General? Dapat maintindihan ng ating mga kababayan na kami sa NCRPO, we are a territorial unit kasi kami, no? Mm-hmm. So we always go dun sa mga usually, no, ang na-encounter namin are the barangay or street level pushers, no. Yung mga big time o yung mga high value targets, meron tayong mga dedicated na agencies diyan, particularly yung PDEA doon sa PNP sa headquarters, yung drug enforcement group nga. Mm-hmm. Because that entails massive intelligence build up kasi. Remember, doon sa amin, sa mga territorial units, wala naman talagang nakalaan na pondo or nanggagaling lang sa LGU yung pondo natin on anti-illegal drugs, no? And of course, kapag lumabas na sa jurisdiction mo yung hinahabol mong drug pusher, that entails budget na. And that entails, again, yung intelligence build-up. Not unlike itong mga dedicated na agencies na to, they can go anywhere in the Philippines. Kung yan ang hinahabol mo from Metro Manila, pumunta siya ng Visayas, medyo gipit ka na sa pondo. So, although hindi totoo, na talagang we only go for the street pushers. Remember, ang dami na namin nakuhang mga big drug dens or yung mga drug laboratories, no? And dito lang sa Metro Manila, 30-20 kilos of shabu, one time, may mga na-recover na rin. Pero basically, pagdating sa mga ganitong operations, no, these are covered by case operation plans na talagang yung mga dedicated agencies natin ang gumagawa rito. Kaya nga kinreate yung PDEA. Kaya yung PDEA, kung mapansin natin, wala silang masyadong engagement dun sa mga barangays.
Dahil yun ang mandate namin eh. Yun ang more on concentrated kami doon sa mga barangay levels o yung mga street level pushers na sinasabi. Because we are territorial unit. Yung mga cases na ipinail dito sa RTC Muntinlupa, yeah, laban dito kay Senator Leila De Lima are all drug related. Yes. Would you consider her a big fish? Yes, of course, kasi national figure na siya, no? She's a senator, so talagang most probably. Although hindi natin alam talaga yung participation, kaya nga yung CIDG, no? Remember yung paghuli nga niya, hindi binigay sa atin 'yan. Kaya ito yung mga kapag national level yung pinag-uusapan. Then itong mga dedicated agencies talaga ang nakikialam dyan. Not us, the territorial units. May isang maikling pahabol si Jerry. Sir, Jerry Cornejo po from DZRJ. Ang tanong ko lang po will we ever see the drug problem solved in Metro Manila during your watch? Do you think magkakaroon po ng you'll be able to eradicate the drug menace in NCRPO? And pangalawa po, ang AFP ba, who is now involved with a drug situation, with a drug problem, papasok din po ba sila sa NCRPO? Yung involvement ng Armed Forces of the Philippines, I think it will be limited dun sa mga areas na delikado po, particularly parts in Mindanao. Okay. No? Ito yung alam kong magiging participation nila. Although yung participation nila dito sa mga highly urbanized areas will be basically on intelligence. Okay. No, intelligence sharing yung sa kanila. Pero pagdating po sa labas, Visayas, Mindanao regions, kung saan, no, expect natin kapag nag-serve ng search warrant yung ating PIDEA, they're expecting armed violence, no. Nandun po, dun po papasok yung ating Armed Forces of the Philippines. And with your first question, I think we have gained dito so much already. Meron na tayong nag-gain na momentum dito sa war on drugs natin, particularly here in Metro Manila. Yung publiko na rin po ang nagsabi during the past 6 months na start natin dun sa war on drugs, talagang they already felt the difference, no? Particularly on yung safety and security nila. But then, nakita nga po ng ating presidente siguro or nakakuha siya namang information from the public na parang bumabalik nga itong mga street pushers. So siguro, kaya niya minabuti na ibalik yung responsibilidad dito sa anti-illegal drugs operation sa Philippine National Police. Inaamin natin yan, hindi po pwedeng maging zero yan. But then we can put it in a very minimum level. Thank you, sir. And bago po dito sa ating fishbowl questions, doon sa aking ginawang pakikipanayan po rito kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, meron po siya nabanggit hinggil po sa mga personalities like former Senator Jambi Madrigal and Congresswoman Lenlen Alonto. Alonte. I stand corrected. Na nagre-raise ng pera at attempt para i-abort yung mga testimonies ng mga inmates laban dito kay Senator De Lima. Meron po ba kayong effort para i-clear ang kanyang pangalan kung hindi totoo po yung nabanggit na report? Ray, kahapon, inimbitahan ko sa aking opisina si Secretary Vitaliano Aguirre. Opa. At saka si Congresswoman Len Alonte. At pinagharap ko po sila kasi gusto kong alamin yung punot dulo nito, yung katotohanan. Nakita ko po doon na yung katotohanan na merong attempt, no, para pabaliktarin yung mga witnesses. Yung katotohanan din na gumamit ng mga tao na hindi naman talaga involved doon sa yung ginamit lang ba yung pangalan? Opo. Para palabasin na sila yung taong involved nito. Mm-hmm. Kanya sabi ko, kinakailangan linawin ito para man to give justice also to Congresswoman Alonte. Yes. And also to Secretary Vita Aguirre. Mm-hmm. So ano po naging outcome, Speaker? Well, pawang may katotohanan si Congresswoman Len Alonte na hindi talaga siya involved dito at may gumamit ng pangalan niya. Nag-name drop po. Ginamit yung pangalan para at kumontak doon sa inmates, no, na naka-detail doon sa yung sa isang kampo. And ngayon, mga kaibigan, last but not the least, pipili po tayo ng isang question, pero ako na po magbubukas, Speaker, with your indulgence.
at si General. Ang question dito para kay Speaker, sabi dito, sangayon po ba kayo sa pagtanggal sa expiration date sa mga phone cards at bakit? Yun. Unang-una, sangayon ako na pagka bumili ka ng SIM card ay kailangan i-ascertain mo yung identity mo. Kasi sa tingin ko, Ray, tayo na lang ang bansa na pag bumili ng SIM card ay hindi nagpapakita ng identification. Punta ka sa Singapore, Malaysia, kung saang bansa, sa Europa, bago ka bigyan ng SIM card, kailangan ipakita mo yung passport mo. Para hindi ma-abuse. At identity, para hindi po ma-abuse. Okay. Doon po tayo mag-uumpisa. Alright. Ngayon, yung expiration, tingin ko naman, hindi dapat mag-expire yan habang binibigyan mo ng load. Di ho ba? Mm-hmm. Oh, pero pag huminto ka ng paglalagay ng load, ay mag-expire talaga yon. At kinakailangan mong kumuha siguro ng bagong SIM card. Yes, Secretary Gina, please. Sa palagay mo ba ay meron pang susunod kay Senator Leila De Lima na makukulong? Perception po. Oo. At sino ang palagay mo? I'm not political at all, you know. If somebody will succeed Leila De Lima, I have no idea at all. If I was in a Miss Universe, talagang palpak na talaga. No, I have no idea, you know. I wouldn't know. Abstain. Yeah, I abstain from the question. I have General, no, sir, last question. Ilang grupo ng mga negosyante umalma sa dagdag contribution sa SSS? Sa palagay ninyo, alin pa ang pwedeng pagkuda ng pondo upang may produce ang bilyon na kailangan ng SSS para sa mga retirees? Yan. Well, maganda pong question yan, Ray, no? Of late, if you'll remember, meron pong mga naaresto na may mga warrants of arrest na hindi nagbayad ng mga kanilang mga dues, yes, sa SSS. Actually, yung employers. Yes. No, yung SSS po lumapit sa amin sa NCRPO. At after that first arrest, no, marami na pong nagbayad sa kanila. So they are really very happy. Kasi okay, instead of yung ini-increase yung contribution ng, yes, mga active, yes, no, doon po nila kukunin ngayon. Kasi according to them, yung pang-arrears na hindi binabayaran ng mga companies na yon, worth billions po yon. So doon nila makukuha ngayon yung kakulangan nila doon sa pondo nila para mabigyan ng additional benefits yung mga SSS. Malaking factor po ang collection, eh. Yes, okay. Yeah. Nakatutok po yung SSS ngayon doon sa mga, yes, sa collection. Yes. Okay. Kaya po off late talagang napakarami nilang binigay na search warrant sa amin. At sinerb naman pong mabuti yan. And they're very thankful actually. At after that first arrest, no, marami pong nagpuntahan sa kanilang opisina at kusa na silang nagbayad. Finally, mga kaibigan, ibibigay natin silang pagkakataon. Short message, closing statement po. Ray, pwede ko bang tubusin si Secretary Lopez yun sa question sa kanya kanina? Sige ba? No, dahil nahirapan siyang sagutin. Oho, yung mga kung meron pang susunod. Okay. Ray, there were so many crimes committed in the past, mm-hmm, that were put under the rugs. Gusto kong sabihin na sa tingin ko, mm-hmm, marami pa. Kasi yung gobyernong ito, hindi po ito selected justice. Mm-hmm. No. Krimen, mamasapano. Mm-hmm. Napoles, ang dami ho niyan. Mm-hmm. Kaya ako po, under this administration, sigurado po ako na marami pa pong susunod. Ito ha. Senador po. Hindi ko po alam. Okay. Hindi ko po alam. Wala akong sinasabi. Opo. Oh. Pero, ang sinasabi ko lang, tingnan mo naman itong gusto nilang i-twist yung facts, no? Pinapalabas nila na si Senator Leila De Lima ay merong political persecution. Mm-hmm. Hindi po totoo yun. Alam po lahat ng sambayanan yan. Kanya nga po, nagiging ang kampanya nila doon sa international community. Kasi dito sa Pilipinas,
hindi po naniniwala ang Pilipino. Mm-hmm. Because si Secretary Laila De Lima committed a crime involving illegal drugs. Okay. Hindi po political crime yan. Hindi po siya political prisoner. Criminal po siya na nakakulong ngayon. Yun po ang malinaw dyan. Okay. Ayoko lang na tinutwist nila yung facts na ginagawa kunwari na, alam mo, yung bang parang inaapi nung itong administrasyon na to. Hindi po, malinaw po yung ano, nagkaroon ng investigasyon doon sa House of Representatives. Eh, malinaw na malinaw. Yeah. Merong yung involvement niya on illegal drugs. Mm-hmm. Kaya ito po, Ray, doon sa mga nagsasabi na yung maliliit lamang ang inuusig ng gobyerno ito sa illegal drugs, hindi po. Ang big fish, unang big fish po na kinulong ng gobyernong ito ay si Senator Laila De Lima. Yeah, there you are, makinigan, from the horse's mouth, so to speak, Speaker Pantaleone Debot Alvarez. Exclusive ho yan, Secretary Gina Lopez. Ako naman, ito ang paniwala ko, no? Apo. Na kung alagaan ang kalikasan sa pamamagitan na may pakinabang ang lahat, doon manggagaling ang very bright future of the country. Kasi sobrang blessed. I mean, our country is so blessed. No? Like when you were talking about Mindanao, I know why there's war in Mindanao. Eh? Because it's been so raped, so abused, and so raped and so abused. For example, look at Caraga. Caraga is so beautiful. There's 26 mining operations there. Saan pumupunta ang pera? You know, Mindanao is I love everyone and I love the whole area, but Mindanao is really blessed. And I feel that if we can nurture and protect the area, para ang tao dun ang may pakinabang, hindi lumalabas ang pera, hindi pumupunta sa mayaman na sila, pero dun iikot, para aagat ang buhay nila, I have no doubt that we can remove poverty from this country. And in this line, I also want to say that DNR wants to work together. We're coming together with partnerships. We're moving from regulatory to development. And to do development, I need people on the field to work with, na honest, na dalang, mahal nila yung kalikasan, and I want to work together with them. Okay. And let's see where the future pa rin po tayo. Tayo. And finally, makinigan, wala po kay NCRPO General Oscar Albayalde. Well, yes, Ray, sa ating mga kababayan, no, tayo nananawagan na tulungan tayo dito sa anti-illegal drugs operations natin. Dahil ito ang ating Pangulo, nag-promise siya ng pagbabago. No? Ngunit itong pagbabago na ito, hindi natin talaga makakamtan ito kung wala talagang cooperation and support coming from the community. And of course, we would like to ask for the support also from the public. Yeah, because we are actually itong ating internal cleansing, no? Alam naman natin yung ating mga kababayan, marami pang alam dyan kung sino-sino yung mga pulis natin na gumagawa pa ng illegal. So kung pwede, siguro isang buong sa atin or i-text doon sa sinabing number ng ating chief PNP, no? Para talagang mapakita natin talagang serious tayo dito sa internal cleansing operations natin, sa internal cleansing projects natin, no? So yun, at I think we have to start all over again dito sa anti-illegal drugs operations natin, and we need the support of the public here. Thank you so much. Well said. Diriwa mga kaibigan, napakinggan po ninyo mula sa ating mga special guests ang very substantial napakinggan natin talakayan sa araw na ito. And alam kong biti na biti ng marami sa inyo, at magkakaroon po tayo ng second round dyan. This has been your host, Ray Langit po. Maraming salamat sa inyo. Have a nice day. Thank you.
pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lucky Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan, ihahatid